Mga sekretong laboratory ng Saudi Arabia na hindi alam ng buong mundo. At nalubong kami ng matinding sandstorm. Makakarating pa kami sa aming panoorunan. Well, panoorin po natin ito. Yo, what's up? Hot people. So ngayon mga guys, for this video mga guys, ay mag-travel po tayo na Gasin to Dammam na sa 744 kilometers. No? Nag-abot tayo sa mga 8 o 10 hours yan. No? Ayan. Ay, naka-ready na po kami. Hindi pa tapos yung mga bagay nila. So, update ko kami may pagpaalis kami. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nagising na kami. Dahil magbibiyahe kami ng medyo malayong lugar. 744 kilometers from Gasin to Dammam. So, makakarating kaya kami sa aming paroroonan. At araw na ito ay kaarawan ko rin. Talagang timing talaga yung pagbiyahe namin. So, taho, apala itong sasakyan natin mga guys, no? Chevrolet 8 cylinder. Ang laki pong makina nito, no? Kaya pong tumakbo ito ng 300 km per hour. Yung seat niya is sa likod, sa pinakalikod. Pwede naman tatlo doon, tapos sa gitna, tatlo. Tapos dito, dalawa. Ganun yung capacity niya, no? So, konti lang yung bansin natin, no? Kung mapansin nyo. Well, mag-umpisa na po tayo. 6:30 po yung umpisa namin. Galing po dito sa Unay sa Gasin, Saudi Arabia, papuntang Dammam. So, ayan na po. Talagang napakaganda po ang sikat ng araw. Well, dahil sa ayaw kong mabardikan, syempre. Ako palagi ang nangunguna. Yan, kung sa tingin nyo magayas, oh. Ano yan, sa tingin nyo, di ba? Di nyo matitigan dahil nga yung silaw ng araw ay matindi talaga. Pero well, makikita po natin kung talagang makakarating po tayo sa ating paroroonan dahil mayroon pong nagpabadyang hindi po maganda. Kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo ng ating video. Kung makikita nyo po yan, hindi po yan chocolate tails. Yan po ang tinatawag na desierto ng Saudi Arabia. Well, kung maitatanong nyo po kung mubaful po ba yung mga buhangin na yan, well, masabi ko, hindi. Dahil every month or every year, yung wind o hangin ay palipat-lipat po galing south or north or west or east. Kumbaga, sa madaling pagkakasalita, mag-iba-iba po yung formation ng mga bundok na yan o mga deserto na yan. No? Dahil po buhangin po lahat yan. At madadala po yan sa isang bayo lang ng hangin. Well, kung nakikita nyo, bakit sinasabi ng iba na wala daw kuryente na makikita sa daan sa Saudi Arabia? Well, nagkamali po kayo dahil nasa highway po tayo or the big road po tayo, no? Talagang napaka sakit ng mata yung sikat ng araw. Dahil sa nasa big road tayo, well, makikita po natin yung mga posting naglalaki ang mga kable ng kuryente. Pero, pag andon po kayo sa sentro o city ng Saudi Arabia, time check muna, 7 and 16, ay wala po kayong makikita ang kuryente dahil po lahat ng kaharap o kuryente dito sa Saudi Arabia within the city ay andon po sa ilalim or tahal. Well, ayan, talagang na-excited ako dyan sa bundok na yun. Yan yung tinatawag na mas maan ang lugar dito. Well, tinatrabaho ko yan ng tatlong araw yan. It's a joke time. Yan po yung bundok na hinati. Kung sa dagat pa kay Nui, hinati. Pero iba po dito sa Saudi Arabia dahil hinati po yan ng tao para lang po shortcut na madaanan ng mga sasakyan noong araw, ha. Talagang alam naman natin noong araw ay wala pa talagang mga high-tech na machine. Iwan ko baka piko-piko o bulo-bulo lang o pala-pala lang yung labanan dyan sa paghukay na yan dahil napakalalim po talaga hinukay yan. Parang kinuha po nila yung level pero hindi talaga makukuha dahil nga napaka tarik po yung bundok na yan. So well, titignan lang po natin kung ano pong magandang kinalabasan o output ng kanilang ginagawa. Well, maswerte po tayo sa panahong ito dahil pa-drive-drive lang tayo. Hindi po tayo nagtatrabaho sa mga lugar na kagaya ng ganyan mga gayas, no? Well,
hindi naman talaga sila mga local ito nagtatrabaho niyan, dahil alam naman natin na mayaman talaga ang Saudi Arabia, ay kaya po nilang mag-hire. Ayan po yung farm nila, no? Ay napaka-high-tech po, dahil yung mismong nagdidilig po ay talagang makina po, tubo po. May gulong po yon, umiikot. O roundabout. O 90 degree, no? So malapit na po tayo. Wait lang, wag po kayong magano ha. Skip pa. Basta hanggang dulo po. Panoorin nyo lang po. Ayan na po, malapit na po tayo dyan sa may namangha talaga sa bundok na yan, no? Kung paano nagkawa yan, no? Well, kung pagbabasehan naman natin sa panahon ito, madali lang dahil meron tayong mga heavy equipment like backhoe. Pero hindi yan ngayon ginawa nung araw pa yan, no? Kasi pag iikot ka sa kabila, medyo malayo na talaga. Kaya nakita po nila. Yan yung pinaka alternative route, no? Kaya talagang binungkal po nila yan. I think noon manumano yan kasi wala pang ang heavy equipment. So na-amiss talaga ko sa araw dito sa Saudi Arabia, dahil tingnan nyo nga, napakalaki. Kahit sino po magsabi, pag napunta po dito ng Middle East o Saudi Arabia, ay napakalaki po yung araw. Eh, kumpara po natin dyan sa Pilipinas, no? Ayan na po. So, diba, oh, nakaka-amiss, ang ganda. Talagang binungkal talaga yan, no? Para talaga maagi an alternative route, no? Oo, kita nyo yan yung mga ano sa gilid, oh. Talagang adobe po yan, oh. Puro parang siminto talaga yan, oh. Yung iba dyan, bato-bato. Yung iba naman, adobe, no? So, well, nakalangpas na kami. Ayun, may nakita akong takori. Karang naisipan ko na tuloy magkape. Pero, well, yun talaga hindi ka pwede magkakape dyan, oh. Well, time check po tayo. 8:31 na po. Nakalipas na po ang 2 oras mula sa pagbiyahe natin, oh. Tama po ba? So, may nakita na naman kaming laboratory, no? Pero di ko sure kung laboratory ba yan o imbaka ng tubig o factory ba yan. Basta nakita lang po namin yan. Akala po namin nakarating na po kami sa Mars. Akala po namin naka-time travel kami, no? Well, napaganda talaga yan, no? Kung ano yun, hindi po namin alam kung ano talaga yan. So search nyo na lang. So ayan na po. Well, ito, papasok na po kami ng Riyadh. Well, from Unaysa to from Qasim to Riyadh, nasa ano po, 300 kilometers po yan, no? Siguro nasa tatlong oras na po yung takbo namin yan bago po kami makarating ng pinakasentro ito, ha. Ang pinakasentro ng Saudi Arabia is yung Riyadh, dahil dyan po naninirahan yung hari, yung anak ng hari. Andyan po sila naninirahan sa pinakasentro ng Saudi Arabia, mga guys, no? Well, dyan nyo makikita yung naglalakihang mga building, mga guys, no? Pero sad to say, mga guys, hindi po namin maipakita yung pinakamalaking building dito sa Saudi Arabia, yung at pinakataas na building po dito sa Saudi Arabia na tinatawag nilang Al-Mamlaka, no? Al-Mamlaka. Pero dahil hindi po namin maipakita, dahil pagdating po dyan sa may wagang lugar na makikita nyo po, dyan binabanggit ko may wagang lugar, no? Dahil kakana na po tayo dyan at iikot po tayo pagkaliwa. So, tignan nyo po. Yan po yung mga luma at may mga bagong building din dyan, no? Yan po yung entrance talaga na papunta po sa Riyadh, no? Pinakasentro ng Riyadh. Well, yan po kanunang building pagkaling ka po dito sa Qasim. Ayan po, naglalakihan pong mga building yan. Okay? Sound po muna tayo. Okay? Well, kung napapansin nyo, mga guys, na napakaraming flag po dyan sa kalsada ng Saudi Arabia. Yung araw na po na ito po ay ito po yung 92nd National Holiday po ng Saudi Arabia, mga guys, no?
Hold your breath mga guys, dahil andito na po tayo sa pinakasikretong laboratory ng Saudi Arabia, no, na wala pong nakakaalam po talaga nito sa buong mundo mga guys. Kaya well, sit back and relax. For my health, I know I played the game a couple ways. I'm trying to find my wave. I know I made mistakes that I can't change. Can only change my ways. So all in all, my heart is pure. My thought is pure. At ayan na po, unti-unti na po siyang nagpapakita. Yan yung sikretong laboratory ng Saudi Arabia. Katabi po nito yung naglalakihang mga building mga guys, no. Yan po yung tinatawag nilang cultural cities mga guys sa likod, no. Well, it's a prank. It's a joke mga guys. Yan po ang bagong train station ng Saudi Arabia mga guys. So grabe, nakakamangha po yung design, no. Grabe yung design mga guys. Only in Saudi Arabia. Napakagandang train station. Grabe, yan yung natawag lang metro po dito. At patapos na po yan. At napakahaba po yan. Galing po yan ang airport papunta ng city mga guys, no. All over the in Riyadh mga guys, no. Talagang iniikot-ikot sila lahat po ng mga kasulok-sulukan or yung mga exit-exit. Marami pong exit-exit dito. Kaya inaabot po nila talaga yung maraming tao para naman po ay talagang makasakay po. Well, dito sa Saudi Arabia mga guys, no, talagang ito mga guys, ah, take note mga guys, ah, halos po lahat po ng mga tao dito, mga locals, ay mayroon pong sasakyan. Bakit? Kung mayroon sasakyan, dahil nga eh talagang mayaman po naman sila at isa rin dito kailangan po ng sariling sasakyan dahil napakainit po dito. Kaya napapansin nyo po sa mga lansangan o daan ng Saudi Arabia mga guys, ay wala pong mga locals na naglalakad dyan, nagdadala ng payong, dahil nga po kapansin-pansin na mayroon po talaga silang sariling mga sasakyan, diba? Kanina pa kayo nakapanood po, di ba? Wala po kayo nakitang naglalakad na tao dyan sa kalsada, dahil nga po may sarili po silang sasakyan, dahil po ang klima dito pag summer time ay nako, napakainit po. Aabot po ang pinakataas 54 degrees Celsius. O di ba, nakakaluto po yun ng itlog sa sobrang init po. Well, andito pa rin tayo mga guys sa sentro ng Riyadh mga guys, no. So sa kasamang parada hindi po natin makikita yung Al-Mamlaka dahil lumiko na po tayo, dahil yung Al-Mamlaka ay diretso pa po yun, marami pa pong building doon. Well, dito mga guys ay pa-exit na rin ito ng Riyadh, Saudi Arabia, at itong lugar na to papunta na rin to ng Dammam, yung malapit po sa may dagat. Yan pong Dammam, Jubail, Al-Kubar po. So pa-exit na po ito. So naghahanap po kami dito ng gasoline station dahil nag-full tank po kami doon sa unay sa lugar namin. Well, talagang nangalahati po yung gasolina dahil nga po 8 cylinder po itong sasakyan natin, ay talagang matakaw po ito sa gasolina. Well, dumating na po tayo sa ating kinatatakutang sandstorm, zero visibility mga guys, no. Yan po, napakahirap pong magbiyahe pag ganyan po talagang panahon na sandstorm mga guys, no, dahil talagang hindi mo makita yung daan. Napakalakas ng hangin, kahit gaano pa kalaki yung sasakyan nyo ay talagang babayuhin po. Well, sa kasamang palad ay naghahanap po kami ng gasolina. Nakatatlong gasoline station na po kami pero wala pong 91 dahil tong gasoline nito po ay unleaded. Okay, kaya nagpasalamat po kami kasi dito nakahanap po kami talaga ng 91 or unleaded. Ang 95 special po yun. So itong mga sasakyan na to ay kailangan po na unleaded. So time check po tayo, alas 10:43 na ng umaga mga guys, no. Ay maraming salamat po at nakapag-gasolina na po tayo. So thank you Lord dahil hindi naman po talaga lahat ng daan o lugar na talagang matinding sandstorms mga guys, no? So nalagpasan po natin yung mga pagsubok na yun mga guys. Well, nagbabadya naman sa unahan mga guys yung sandstorm. Ayan mga guys, so ang pag sa actual talaga yan mga guys, napakalaking ano talaga yan, talagang dismayado ka magbiyahe pag ganyan pong sumalubong sa ino dahil malakas pong hangin yan.
yung manubila mo po ay hindi mo masyadong makontrol dahil nga aawayin ka ng napakalakas na hangin mga guys, no? So kung napapansin nyo mga guys ha, kung bakit yung 744 kilometers mga guys ay kaya lang kuhanin ng 8 oras o 10 oras lang mga guys, no? Huwag po kayong mag-base po dun sa Googles dahil sinungaling po yung 6 na oras, eh, hindi po yung totoo. Well, dito mga guys, dahil nag exist na po yung takbo nila mga guys, no? Nasa 140 kilometers per hour na po pwede magtakbo dahil nung araw mga guys ay nakaraang mga 3 taon, 2 taon lang. O, time check po muna tayo. Alas 12 na po, no? Ayan po, alas 12 na po ng tanghali. So, nakaraang mga taon lang siguro, 3 taon, ay yung speed limit po dito ay nasa 120 kilometers per hour lang po. So, kailangan mo po yung sundin yun dahil po napakaraming kamera dyan po sa daan na yan. Tad-tad po ng kamera yan, mga guys. At automatic po yan, ha? Talagang mabilis po kahit gaano kabilis yung sasakyan mo. Pag na-picturean ka, automatic po yan sa may-ari po ng sasakyan o sa employer nyo patungo yung violation mo, mga guys, no? At alam nyo ba, mga guys, every 10 kilometers per hour ang excess ay nasa 150 real, no? Sa atin, nasa 3,000 yata, mga guys, no? Ayan, medyo malapit na po tayo sa Alcobar, mga guys, no? At gaya ng sinasabi ko kanina mga guys, napakabilis lang po dito yung 744 kilometer per hour mga guys, no? Dahil po napakalaki pong kalsada dito. Dito po kami nagtataka mga guys, no? Pansinin nyo mga guys, sa gitna ng deserto mayroon pong Ferris wheel mga guys. So kita nyo sa top na yun mga guys, no? So na mapag-isip pa talaga, no? Kung sino talagang sasakay niyan, eh, malayo sa mga kabayan. Nasa gitna ng disyerto po, ay po napakalaki pong Ferris wheel yan mga guys, no? So anong tawag niyo, anong sa tingin niyo mga guys, parang display lang yan dyan? Pakicomment mga guys, ha? So namamangha po talaga kami mga guys. 9 hours na naman. Basic. So literal po na basic yung 744 kilometers mga guys, no? Alin po sa daan mga guys, so malapit na po tayo mga guys, no, sa ating paroroonan sa Dama mga guys, no. Dahil nasa 150 kilometers lang yata mga guys. Pero nasa alauna na po ng tanghali po yung oras natin. So, kung nakita niyo yan mga guys, yan po yung imbaka ng tubig nila, no. So, yan po Dama, Maragon, Jubel. Makita niyo mga guys, no. Ayan. So, padama po tayo. Diretso lang po tayo dahil malapit na po talaga tayo. Pero yung malapit po natin mga guys, nasa 120 kilometers pa yan mga guys, no? Dahil nasa laki nga ng karsada, parang masabi po natin malapit lang. At dahil ang speed po dito is nasa 140 mga guys, no? Yan, malapit lang talaga yan. Pero pag nasa city ka na talaga mga guys, ay nasa 120. Pag malapit sa city, pag nasa inter the city ka na mga guys, nasa 80 na kilometer per hours mga guys, no? So, ayan na po. 72 kilometers lang po. At liko na po tayo ng papuntang Alcobar o Dama mga guys, no? Sa part 2 po ng video na ito, abangan nyo po yan kung ano pong klaseng sekretong laboratory po yan
sa Saudi Arabia. Bago po tayo magtatapos, beke naman, paki-follow, like, subscribes po, share, at paki-commento ng iyong reaction. So for now, I'm gone. God bless all. Bye-bye. Kain po muna tayo. Gadget.